All right. Good afternoon, mga kabakyard. Another video kaalaman na naman po tayo about sa pag-aalaga ng ating crayfish, mga kabakyard. Sa hapon pong ito, ang isishare ko po sa inyo is kung paano ko po hinahandle yung malapit ng mag-hatch na craylings or yung buntis po na malapit ng mag-hatch yung mga egg niya. Okay? Kasi po marami po ang nakikita ko nagtuturo sa YouTube, sa Facebook is yung usong-uso yung tinataktak po. Tinataktak nila yung mother crayfish para mahulog yung mga craylings. Which is para sa akin po is hindi po okay sa akin. Kaya may sarili po akong ginagawang paraan para hindi po ma-stress yung mga mother crayfish natin. Ayan, kung makikita nyo po, meron po ako ditong maliit na mga tray. Ayan, nabibili ko lang po to sa mga tindahan, general store. Sa 10, tig 15 pesos lang po to. So gumawa ako na maliit, yung pinakamaliit po kinuha ko. Ayan, para magsisilbing kulungan niya. So kasi ang nagwo-worry daw yung iba kasi baka kainin yung nung mother yung crayfish. So ang ginagawa ko po ganito. Ayan. Pag umabot na po siya nung mga 35 days yung buntis po na crayfish. So kusa naman po kasi yan malalaglag, mga kabakyard. So para maiwasan nyo po kung natatakot kayo na kainin nila, kainin ng mother yung mga craylings niya, is ganito po ang ginagawa ko. Ayan, papakita ko po sa inyo, mga kabakyard. Ito po ay nasa 35 or 36 days na pong buntis. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, gumagapang na po yung ibang mga craylings. Meaning, anytime po, malalaglag na po yan. Pumipitik. Ayan. Anytime po, malalaglag yan, mga kabakyard. So, hinahayaan ko lang po siya na malaglag dyan. Ayan, kung mapapansin nyo, nandun sa ilalim, may mga bumaba na po. So, para po, hindi ako magtataktak, hindi may stress yung mga mother na crayfish, hinahayaan ko lang po yan. Kung mapansin nyo po, ayun o. Mayroon na po dyan sa ilalim mga bumaba na. Ayan. Ayan. Kita nyo, mga baby crayfish po yan. Or craylings. Bale, kagabi lang siguro yan kasi kahapon hindi ko pa po yan nakikita dyan. So, kung makikita nyo, kusa naman po yan bumababa. Ngayon, kung may planggana kayo, mas malaki, mas okay. Ayan. So, kung bakit ko po siya kinukulong, para hindi po siya makakagala, hindi niya ma... Kung sakasakali man na gusto niyang habulin yung mga craylings para kainin, ayan. Hindi niya po mahahabol kasi nakakulong siya dito. At the same time, may mga butas po yan. Pag bumitaw na po yung mga craylings natin, is kusa na po yan lulusot dito at lalabas. Ayan. So, safe po para sa mga craylings. At the same time, hindi rin po stress yung mother natin kasi hindi natin tinataktak, hindi natin inaalog. Na kalaunan po is para sa akin makaka-apekto po yun sa susunod na pagbreed niya. Kasi syempre kung naka-receive na siya ng stress, syempre uurong yung natural na breeding season niya. So ma-adjust, imbis na after maglaglag ng mga craylings, is ready na uli siya, magpe-prepare na para magpanibagong itlog. Ang nangyayari po kung i-stress natin siya, so may ilang linggo pa siya na mag-a-adjust na naman siya para mawala yung stress niya, di ba? Ayan. Ayan. Normally po linalagay ko 'yan, mga kabakyard, sa ganito pag umapak na po sila ng 30 days. 30 days na siyang buntis, lalagay ko diyan. Tapos ayan po, mayroon po akong Hornworth grass. Ayan na po yung magiging pagkain niya. At kinakain din po 'yan ng mga craylings. Okay? Ayan, mga kabakyard, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pong sundan yung ginagawa ko. So far, effective po to sa akin. Yung mga nauna kong buntis, ganito rin po yung ginawa ko. Wala naman po ako naging problema. Kung mapapansin nyo, ayan,
may mga paisa-isa pong bumibitaw na trailings dyan. Ayan. So pag naubos na po yung bumitaw, aalisin ko na po yung mother. Tsaka ko naman ililipat yung mga railings dun sa mas malaki kong lagayan. Ayan. Kita niya mga kabakyard, dun sa ilalim ng tray is may mga naglalakad na, gumagala na railings. So baka bukas niyan lahat na yung bumitaw. So wala po akong naging problema kung mapapansin nyo. Ayan. Same yung mother crayfish, wala din po siya naging problema. Hindi siya na-stress kasi hindi nga natin siya tinaktak, hindi natin linublob nung kung ano-anong pinagagagawa para lang matanggal yung baby railings. Ayan. So after po nyan, pag nalaglag na po silang lahat, ganyan, linilipat ko po yung railings dito. May mga nauna po ako dito, papakita ko sa inyo. Ayan. Meron na po ako dito ang mga halos mag 1 week old na po to. Mas nauna pong railings to. Ayan. Nasa 100 plus po yan, nandyan sa ilalim. Ayan, nagtatakbuhan sila, kikita nyo. So, pag medyo malakas na yung mga railings na yon, ililipat ko na po yon dito. Okay, para sama-sama na sila. Pag medyo mas malaki na, another, mas malaking lagayan na naman po ang lilipatan natin. So, hindi naman po ito masyado magiging problema kasi halos 1 week lang naman po ang diferensya. Huwag nyo lang po pagsasamahin yung medyo isang buwan na tapos yung bago pang pisa. Normally kakainin nila yan, yung maliliit. Okay? So, kung mga 1 week lang, so, nasubukan ko po yan, wala po nagiging ayan. Yan, tatakbuhan na sila, na-estorbo natin, mga tulog pa yan. Okay. Ayan, mga kabakyard. Sana may na itulong na naman po ako sa mga kapwa natin, mga nag-crayfish, especially po doon sa mga bago pa lang, yung may mga egg na po yung crayfish nila. So wala naman po mawawala kung gagayahin nyo to. Kung sa tingin nyo mas okay, pwede nyo pong gayahin yung ginagawa ko. Kasi hindi lang po talaga ako sangayon doon sa pagtaktak. Kasi kahit anong hayop pag gawin, kahit nga sa tao, ikaw ba naman ang alug-alugin, buntis ka na, alug-alugin ka pa, pwede na stress ka, diba? So ganun lang yun. Okay, thank you mga kabakyard. Abang-abang lang po tayo sa mga susunod pang video na gagawin natin dito para pag-share tayo ng mga kaalaman sa pag-crayfish. Okay, thank you, and out.